May isa uling delivery rider ang nag-viral dahil sinapak ito ng pinag-deliveran. Isang JNT Express delivery rider na nagngangalang Jonathan Norterico ng Santa Cruz, Laguna, ang muling biktima ng pananakit. Kinilala ang nanakit na si John Von Cruz. Ayon kay Jonathan Norterico, noong May 22, sa tagal ko na po na delivery rider, ngayon ko lang na-experience ang ganitong pangyayari. Kilala po ako ng mga katrabaho ko, marangal at maayos po ako makipag-usap sa customer dahil mahal ko ang trabaho ko, pero ngayon sa nangyari sa akin, naway maging aral ito sa kapwa ko delivery rider. Nangyari ito umaga ngayong araw, magdi-deliver ako sa isa sa customer ko, nakikipag-usap ako ng maayos, at nakikita nyo sa video na ito ang maayos kong pakikipag-usap sa kanila. Nirefer ko pa na pwede itong i-cancel kung ito ay wrong item at hindi maaaring buksan ang parcel dahil ito ay pinagbabawal sa amin bilang delivery rider. Sobra po ang naranasan ko at bilang tao, naway bigyan ng pansin ang ganitong insidente nang matapos buksan ng hindi receiver ang items at wala pang naiaabot sa akin na bayad, bigla na lamang akong sinuntok at nagdulot ito ng matinding trauma sa akin. Pagkatapos akong suntukin, ay hinawakan pa ako ng dalawang lalaki at una pa lamang pagkapasok ko sa compound, pinatanggal ang helmet ko ng isang gwardiya sa lugar na ito, ibig sabihin may binabalak na sila sa akin. Kahit na ipaliwanag ko ang side ko bilang isang magdi-deliver lamang, at hindi namin alam kung ano ang nasa loob ng parcel na aming idinideliver, mabuti na lamang at alerto ako at kitang-kita dito ang mga pangyayari. Maririnig nyo din po ang pagpipigil ng asawa ng sumuntok sa akin at alam nila na ako'y nagdi-deliver lamang. Isang delivery rider lamang at hindi alam kung ano ang laman. Sa mga kapwa ko delivery rider, danas ko ang hirap natin sa kalsada, samahan pa ng matinding ulan at init, at ganitong insidente, sana'y maging aral sa ating lahat ito, hindi dapat pamarisan at alam ko at kilala ako ng mga katrabaho ko kung papaano ako gumalaw sa loob at labas ng aming hub. Humihingi po ako ng tulong sa kapwa ko mga ka-delivery rider, iparating po natin ito sa kinauukulan, at mabigyan ng leksyon ang ganitong klaseng tao. Ilang araw din po akong magpapahinga upang gumaling ang sugat na aking naranasan. May pamilya din po ako at mga anak na kailangang buhayin, sakripisyo sa araw-araw sa kabila ng maganda kong pakikipag-usap. Ganitong abala pa ang mangyayari sa akin. Sa mga katrabaho ko po, manager, visor, maraming salamat sa pagtindig at hindi pag-iwan sa akin sa nangyaring ito. Ang pangyayaring ito ay umabot agad sa Rafi Tulfo in Action dahil sa maraming nag-share sa post na ito. Sinabi naman ng nanakit na si John Von Cruz kay Idol na siya ay nabigla lamang. Ayon kay Idol Senator Rafi Tulfo, hindi niya hahayaan na may mga ganitong pangyayaring pang-aabuso sa mga mahihirap, naghahanap buhay ng marangal. Idinagdag pa ni Idol na wag niyang pagbabantaan si Jonathan dahil mas lalo siyang madidiin at siguradong lalaki ang kaso niya at sisiguraduhin ni Idol. Kahit gaano pa kalaking negosyante ito, walang pakialam si Idol. Ito daw na napak ay malayong pamangkin ni Gobernador, ngunit idiniin nito na hindi naman siguro sisirain ang pangalan ni Governor. Inamin ni Rico ang nanapak sa rider na siya ang nagkamali at hindi daw niya sinasadya. Ating abangan ang karugtong ng pangyayaring ito. Hanggang sa muli.